Good morning. So, ayan si Boy Forma. Naglilinis. Boy Forma, ano ginagawa mo? Linis. Nakalo. Patukaan. Patukaan ba yan? Patuka pala. So, ayun. Yung pasudo, nibabad nyo sa chlorine para matanggal ang mga... dumot. So, ito ang ating breeder. Ang ating Boston Roundhead. Yan, oh. Ni romansang maigi ni Boy Forma. No, oh, wala ya. Oh, nakamana ka lang ano ah, kanina yung damit na yan. Hey, Mark. Ah, sasabihin mo kay Mark, sasabihin mo kay Mark. Mark, sa akin damit mo. Oh. Ang sabihin mo, ayaw mo ka mag-chat eh. Ayaw mo mag-reply, walang paramdam. Oh, yun. Baka ikay na tetedo. Lelel? Baka na tetedo na. Ayaw magparamdum eh. So, ito. Ang ating Boston Roundhead. 47. Oh. Nagdadry na. Ayan o. Ang pangit pag madilim eh. Pag madilim po ang pagbibideo, lalo't nakaharap ka sa araw. Eh, medyo dark pa talaga ang manok. O, tulad yan. Ika. Ayan o, medyo dark siya. So, ayan o. Umiikot yung manok. Oh. Pero pag inilagay nyo yan sa maliwanag, syempre, light yan. Tulad nung nangyari dun sa... Ay, o nga pala. Tulad nung sabi nung customer ko na kumuha ng abunayon, iba daw yung napadala ko. Sabi ko, hindi ho sir, yan yun. Bakit daw parang dark? Kasi nung nakita niya nung binidyo, sa loob ng rueda, madilim. Nung unang video yung send ko sa kanya, dun sa farm, na nakatali. So, yun. Mamaya, i-upload natin yung mga abunayon para ma-confirm ni sir. Kasi yun lang naman yung abunayon kung ganun kaganda na pinili ko sa kanya. Mamaya, upload po natin. So, Cedric! Ah, liga! Kuhanin mo to, pakikita lang natin na mag-iiba kulay nito pagdating sa dark, sa maliwanag. So, papakita lang natin paanong mag-iba yung kulay niya pag sa maliwanag siya nilagay. O, tanggalin mo yung tali. Baba tayo sa hagdan. Baba, doon tayo sa may araw. Sa may sunlight. So, dito kasi sunlight. Dito. Yan, dito ka. O, yan. Oh, ayan, tingnan niyo itsura niya, oh. Ayan, sa sunlight, kaya parang pongkan na pongkan siya, oh. Oh, ayan. Oh, dito naman tayo sa medyo madilim. Oh, dito ka. Oh. Iba na rin ang kulay, madilim kasi doon tayo nag-video kanina. Oh, ayan, oh. Oh, ayan. Diba? Iba kulay, pero siya rin 'yan. Para lang siyang nag-iiba kasi isang dark, isang light na light. At isang natural color, yan yung natural color niya. Oh. Hindi tulad nung kanina sa pwesto niya, madilim, medyo dark siya. So, pag nilagay mo siya sa sunlight, itong video na to, eh, para lang magpatunay na iiba yung kulay ng manok. Oh. Ito ka, sala ka sa ilaw eh. Yan, oh, yan. Tingnan nyo, oh. Ibang-iba kulay niya. So, dito ka ulit sa dilim, pakita natin. Oh. Ayan. Oh. 'Di ba? Ibang-iba po siya. Oh, isa na lang, last na. Oh. Oh, ayan, parang iba siyang manok. Pero siya rin po 'yan. Oh, wala po tayong pinipindot diyan, wala tayong magic diyan. Oh, tali mo na ulit. Thank you, Boy Forma. So, yung abunayon, sabi niya parang medyo dark daw. Hindi 'yun, yun din po 'yun. Kasi dito tayo nag-video sa rueda. So, doon ko binidyo yon sa corner na yon, doon sa may wall na yon na may orange na yon, yun, doon po. Kaya medyo madilim po siya. Yun lang po yung paliwanag ko doon. So, dito naman tayo
sa going to SMC August 9. So, ayan. Ito po ay 12 o 14. 12, may reserbang dalawa. So, ayan. Yan po yung ating for August 9 SMC. Papuntang ano to? QC. Ayan o. Diba? Oh, ayan. Observe and observe. So, syempre, roundhead ang bloodline. Ito o. Oh, ganda o. Oh. Pantriyo o. Oh. Broodstag. Ayan o. Oh. So, maigi na lang. Meron kami ganito o. Dahil kung puro mating gagamitin, hindi kakasya yung 12. So, ito yung tinutuntungan nila, yung ginagamit ko sa expo. So, ito. Sayang kung isasali sa event. Eh, pantreyo ito. Meron pa doon yung naglugo ng pakpak, no? Oo. Mamaya ipopost natin yung G-Boy. Mamaya pala. Ang galing ng G-Boy. Yung kahapon yung doon sa may mangga tinesting natin ah. So ito roundhead po ito. So sana maging parehas yung ano doon yung magiging matching na nakakaano kasi magsalita basta sa laban. Gawa ng maselang po si YouTube. So ito po ay pupunta sa August 9. Ito po ay breeder. Yan. Dami dito ang breeder eh. Ito isa oh. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat. So, pakita natin ang ating bulik. So, ang itsura ng ating bulik, ayan po. Yan. Ating bulik. So, meron din naman akong gray. Ito po yung ating gray. Yan. Gutom na sila. Vlog pa ako ng vlog. Magpapatuka na pala ako. So, day ano ngayon, Cedric? Day? 18. 7 na ba ngayon? 7. 19. 19. Day 19. So, dito muna tayo sa patuka, Cedric. Kunin mo yung ano. Ito yung mixing natin ng day 19 feeds. Nasaan na? Stand na, hawakan mo na lang. Baka isama mo tiyan ko, hubad ko, hubad ako. Oh, so yan. Oh. Kita niya naman ang linis ng paso ni Boy Forma. Oh. Talagang pwedeng dilaan. Yan. Sige, galingan mo ang cameraman, ha? Oo. So, ilang piraso yan? 13. 14. Kasi mo kaya ito ng 7. 3. 4. 5 6 Sakto ha, 7. O yun, kulang ng konti. Yun lang, wala kang babad na mais, Cedric. Maghugas ka na muna. Sige, nakunin natin yung mais mo. Dalawang takal. Takala mo to, ito. Hugas na lang. Mamaya magbabad ka ha. So, ang stag depende sa training na ginagawa nyo. Kung masyadong pumapasok ang katawan ng manok, eh gawin nyo lamang na 50-50 yung timpla nila. So dito sa farm ko, kahit ano mangyari, tulad ni Mark, natuto na, hindi na ata babalik. So okay lang.
So alam ko naman lahat ang gawain dito. Kaya yung tao sa farm, they come and go, may babalik, may aalis, may aalis, may babalik. So kung kayo eh gusto nyong matuto talaga, gusto nyong mag-farm talaga, kailangan pag-aralan nyo muna lahat. Para may umalis man, pwede kayong pumalit doon sa umalis. Yung taga-alaga nyo ng sisew, marunong din kayo dapat. Para pag umalis yung taga-alaga ng sisew natin, kaya nyong palitan at alam nyo po yung gagawin. Tulad dito ni Boy Forma, napakabait dito sa akin. Naalis to, nagpapaalam, nabalik o tinatanggap ko. Lalo na't may padedehen. So ayan. Oh. 50-50 muna. So 7-7. Kung gusto niyo mas lumuwag-luwag ang katawan, palamangin niyo yung concentrate. Pwedeng 6-4 kung 10. 3-4. 5. 6 at kalahati para lamang ng bahagya yung concentrate. So yun lang yung ginagamit. Tapos isang itlog sa 5 manok. So sa 3 manok, 3 itlog. Huwag lang mabubugok at baka tayo masiro. O yun, si Drake, hawak. Naluin natin. So yan, mamili na lang kayo ng pellet na gusto nyo. So, 3 itlog, 1 manok, 5 manok, 1 itlog na puti, 10 manok, syempre, 2 itlog na nilaga. So, ginagamit natin. Ay. Sampung manok, isang kutsara. So pagpupunuin mo, pwede na 'yan sa 15 manok, 2 kutsarang punong-puno. So tapos dextrose powder, 1 kutsara lang. Hindi naman punong-puno. At itong dextrose powder ay sa umaga lang ito ibinibigay. Hindi ho sa gabi. Hindi ho sa hapon. Kailangan niyo lang i-mix ng tamang-tama. Dahil pag sa hapon ho, hindi ho masyadong nakakatulog yung manok natin. Dahil sa dextrose powder. So yun. Paano magpagaang ng manok? Kailangan lamang ang concentrate. At maximum ng inom ng manok pag stag ay 10. So huwag nyo hong pipigilang uminom ang manok. Pipigilan nyo lang sila pag malapit na yung araw. Halimbawa, one day before yon, magkocontrol na kayo. 7 o 8. So, depende rin yan sa hipo. May hinihingi ding hipo yung manok. So, yun. Lalagyan natin ng Quaker Oats. Ito po ay para sa... Ilan ba yan? 12. O, yan. Dosing manok. Kita nyo naman. Pwedeng kainin. Okay, Cedric, tikman mo ha. Joke lang. So, bukas po, ipapasa na yung timba. Ito ang ginagawa kong mixing ng feeds. Ito po yung naayon sa katawan na hinihingi. Yung hinihingi ng naayon sa katawan ng manok ko. Kaya ganito ginawa kong timpla. So, yung gustong matuto, paisa-isa lang, pwede kong tumanggap ng estudyante na tuturuan ko sa actual na paghahanda. So, yun. 1 manok, 1 kutsara. Kung 14 na manok, 14 na kutsara. So, meron na ako ditong timpla. Ito ay 9 to 10 tablespoon. So, yun. Para lang madali tayo. Oh, yan. Gaanong kasarap yan. Op. Plus 2 kutsara pa. Okay. So, syempre, i-mix natin na maganda.
simula doon sa ilalim, papupuntay mo sa ibabaw. Hindi yung ganon, hindi yung ganon, mali yung ganyan. O, parang ano na, Cedric? Parang nagpapala ng ano? Cemento. Yan! O, tapos ang takal, mostly, isang ganyang punong-puno, ay iyan ay 20 gramo. So, si Cedric ang pagtatakalan natin. Cedric, isang ganon, o, sample, o. Isa, dalawa. O, kayang-kaya mo na yan. At ito ay matututong handler to si Cedric na to. Pero marunong yung magbitaw. Ba? Sa galing naman. Oh, huwag mo naman kaso, Abraham. Oh. Yun, hindi. Tama lang. Turuan nga kita. Ganto lang. Oh. Yeah, yun, tama lang. Oh. Yan. Sige, punoy mo ulit. Yan. Sa. Yan, dalawa. Yan, ganyan. Okay na yan. Huwag masyadong bundok na bundok. Yung tama-tama lang. Yan. So, kung gusto matuto, magiging helper ko kayo, ganyan. Tuturuan ko kayo ng ganyan. At kung ano ang gamit ng concentrate, maes, at pellet. Kung ano gusto nyong, ano magiging reaction ng katawan ng manok sa gagawin nyong mixing. So, Cedric, ano masasabi mo? Hanga ka na ba kay Master? Oo. Oh. Ano nangyari sa timbang? Lumanda yung timbang. Oo. Hindi pasok. Pumasok sa timbang. Nahabol. Nahabol. O, yun. Baka mali ang ano mo. Ay. Isang kutsara po pala ito. Yun lang. Yun, tapos na. May madami ata, may maliit eh. Yung madami sa tingin mo yung bigay mo doon sa 1-7. Ito. Yes. O yan, sige. Sige, patukoy na natin. So ngayon magpapatuka na tayo. Ayan, patuka. Ah, sandali. So, ganun kasimple lang. Yung concentrate, babad po yon. Babad. Ibababad mo sa umaga, yung tutukain sa hapon. Yung pang umaga naman, bababad mo naman sa hapon, syempre. So, ang pagpapatuka, pwedeng alas 7, sa hapon alas 4. Pag alas 8 naman sa umaga, sa hapon naman alas 5. So, yun. Yun po yung tamang pagpapatuka ng manok. Para lamang po sa mga baguhan. So, available pa yung ating day old. Cedric, nalinis na ba yan? Ano po? Yung day old? Oo. Saan nakalagay sa ilalim? So, yung day old, mamaya upload natin ng panibago. So, yun. Medyo mahaba na po yung ating video. At tungkol naman po sa nagtatanong ng aking piestag, hindi ko po alam kung magbubot po ako ng sarili. Titingnan po natin at papaliguan natin po, purgahin natin yung ating mga manok at kung makakahabol tayo sa event ng piestag this coming August 16 ata yun. So yun, yun lamang po. Ito po si Randy Hebron TV at salamat po. So, yan, nagtutukaan na sila, ganadong-ganadong sa pagtukaan ng mga pagkain nila. So bye bye, thank you.